Praise God, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. So today, mga kapatid, dadako na tayo, mga kapatid. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, mga kapatid. Today, I'm going to preach, be thou an example, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid, is be thou an example, mga kapatid. There are four things that you must know to become a good example, mga kapatid. First, mga kapatid, is what you say, mga kapatid. You must be very careful of what you say, mga kapatid. Dahil makapangyarihan to, mga kapatid. Word is powerful, mga kapatid. Word is like a bullet that will tear you into pieces, mga kapatid. Mga kapatid, speak biblical truth even they don't like you, mga kapatid. Speak biblical truth even they curse you, mga kapatid. Even they get angry, mga kapatid. Speak the biblical truth, mga kapatid. Hallelujah, praise God, mga kapatid. Every word that comes out from your mouth, mga kapatid, it must be for the glory of God, mga kapatid. Ulitin ko, mga kapatid, every word that comes out from your mouth, mga kapatid, it must be for the glory of God, mga kapatid. And the next thing, mga kapatid, is what you do, mga kapatid. Work for a cause, not for a plus, mga kapatid. Marami ng kabataan ngayon, mga kapatid, is gusto yung kapurihan is nasa kanila, mga kapatid. Sabihin na lang natin, mga kapatid, na sa Facebook, Twitter, Instagram, mga kapatid, gusto mo, million yung followers mo, mga kapatid. But sasabihin ko, mga kapatid, what is the use of being famous in this world, mga kapatid, kung hindi ka kilala ng ating Panginoon, mga kapatid? Mas gustuhin mong makilala ka sa kaharian ng ating Panginoon, mga kapatid. Speak the word of God, mga kapatid. Mga kapatid, put on your blind horse, mga kapatid. Alam mo ba ang tawag sa blind horse, mga kapatid? Ito yung ilalagay sa mga kabayo, mga kapatid, for them not to be distracted, mga kapatid. Kaya mga young people, mga kapatid, you must wear your blind horse, mga kapatid, to not be distracted, mga kapatid, sa mga kaaway, mga kapatid, kung anumang problema yan, mga kapatid. And the third one, mga kapatid, is how you love people, mga kapatid. Huwag mong sabihin mahal mo yung katabi mo. Yung kapatid mo, mga kapatid, is may galit ka sa puso, mga kapatid. Did you know what, mga kapatid? If someone throws stones at you, mga kapatid, kung binabato ka, mga kapatid, ipunin mo yan, mga kapatid, and build your own altar, mga kapatid. Build your own altar and start praying for them, mga kapatid. Hallelujah, praise God, hallelujah, Jesus, mga kapatid. And the last one, mga kapatid, is how you believe God, mga kapatid. Gaan mo kilala ang Panginoon, mga kapatid? Sa pangalan lang ba, mga kapatid? Sa characters nito, mga kapatid? Mga kapatid, you will know deeper, mga kapatid. Makikilala mo ang ating Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng Biblia, mga kapatid. The Bible is not a book that tells us what to do, mga kapatid, but it shows how truly live, mga kapatid. Hallelujah, praise God, mga kapatid. Dapat everyday, mga kapatid, dalhin mo si Kristo, mga kapatid. This is some of my story, mga kapatid. Yung sinabi kanina ni Pastor, mga kapatid, na aswang is ako yon, mga kapatid. Naglalakad ako sa my street, mga kapatid. Mahaba yung palda ko, black. Then naka-white shirt ako, mga kapatid. Then mahaba din yung buhok ko, mga kapatid. So, ganun ako, mga kapatid. Then ganun yung ulo ko, mga kapatid. Then nakasalbong ko yung grupo ng kalalakihan, mga kapatid. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Gusto kong makauwi. Sabi ko, mga kapatid. Then, pag nagpre-pray ako, mga kapatid, habang lumalakad ako sa may street light, mga kapatid, sabi, nakita ko ng isa, mga kapatid, sabi niya, pray aswang, sabi niya, mga kapatid, then nagtakbuhan sila, mga kapatid. Mga kapatid, ito yung mensahe nito, mga kapatid. You must wear God in everyday, mga kapatid. Dalhin mo ang pagka-Kristiyano mo, saan ka man mapunta, mga kapatid. Praise God, hallelujah, praise God, mga kapatid. Thanks, praise Jesus, mga kapatid. Mga kapatid, maari po bang tayong tumayo, mga kapatid, para sa aking conclusion, mga kapatid. Hallelujah, praise God, mga kapatid. Praise Jesus, mga kapatid. Mga kapatid, if God calls you to be a model of Christianity, mga kapatid, then go for your calling, mga kapatid. In today's generation, mga kapatid, young people are looking for examples, mga kapatid. Someone that they can admire, mga kapatid. Be like Paul, mga kapatid. He calls him to be an example of the believer, mga kapatid. We are called not only to hear the word of God, mga kapatid, actively and apply and implement in our daily life, mga kapatid. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo ito, mga kapatid, you are never too young, mga kapatid, to be used by God, mga kapatid. If God wants His leaders and servants to be able to teach His word to the community,
our generation, mga kapatid. Mga kapatid, God is going to use you. God is going to teach you, mga kapatid. Sabi, mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 4, verse 12, mga kapatid, sabi dito, mga kapatid, let no man despise you, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and purity. Praise God, hallelujah, praise Jesus. Praise God, hallelujah. And all the glory belongs to Jesus, mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, O God, Panginoon. Lord, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Minhahi, Panginoon. Lord, Panginoon, gamitin mo ang mga anak mo, Panginoon, mga young people na ito, mga Panginoon, upang maging example, Panginoon, sa susunod pang henerasyon, O God, Panginoon. Anoint them with your spirit, O God. Fill them with your Holy Ghost, O God. This is I pray to your powerful name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God.